dito na po ang mga banner stories ng ating mga broadsheets for today. Sa Manila Bulletin, Senate seeks a further inquiry on COVID vaccine rollout. Ganun din sa Manila Standard, Senator ay worry of vaccine deal. Puro bakuna. Ganun na, Tito Alj, maging po sa Philippine Daily Inquirer, ang banner story po, Sinovac jobs, varying prices, raise alarm. Ganun din, di ba Patrick, sa Philippine Star? Yes, sa Philippine Star, Philippines getting all vaccines that China can spare. And Gab, ano naman yung sa The Manila Times? Ayan, sa Manila Times naman, sa usapan sa Estados Unidos, Biden okays legal status for 11 million immigrants at yan po ay pag-uusapan natin maya-maya. Balik bakuna muna tayo, Tito Alj. Ayan, so worry. Ibig sabihin nun, parang caution, no? Nag-iingat ang ating pamahalaan dahil iba-ibang presyo eh. Ano, ang pinakamahal yata yung Sinovac. Sinovac, dalawang doses po yan ha. Ang pinakamura yata doon ay ang magkano ba yun na 900 lang pesos? Yung Moderna ba? Moderna, may Pfizer kasi, may AstraZeneca pa. AstraZeneca. Basta pinakamahal yung Sinovac. Dalawang doses kasi yon. So, antayin na lang natin kung ano po ang maaprubahan. Kasi, sabi nga, 80% ay nakuha na po ng mga mayamang bansa itong mga bakunang ito. 20% pinag-aagawa na yan ng Pilipinas at nung ilang iba pang mga bansa na hindi po nakapag-agaw, hindi po nakipagpatintero doon sa mga mayamang bansa, nakumuha na ng 80%. So, antayin natin, yung 20% ay mapunta sa atin mas marami. At maapruba ng FDA. Yun na lang antayin natin. Kung anumang mga bakuna yan, basta't magtiwala lang tayo sa pamalaan kapag yan ay naaprubahan ng FDA. Talking about pricing, ano, Tito Alj, kasi nga lumalabas daw na mahal, medyo mahal itong Sinovac. Pero ang sabi ng palasyo, particular ni Secretary Harry Roque, mid-range lang daw. Out of the 7 drug manufacturers, parang lumalabas naman daw, ay nasa gitna lamang ang presyo ng Sinovac. Kasi iba-iba raw yung presyong lumalabas. May 3,000 yata yung Sinovac. Yes, pero sabi daw, hindi raw yun, parang quote, let me quote Secretary Roque, parang fake news nga daw na 3,600 na lumalabas yung dalawang doses. Ang sabi, 650 per dose. Per dose, so ang 1,003. Sinovac. So, kasi meron ding sinasabi naman si Senator Panfilo Lacson, sa Thailand, ang sinasabing presyo ng Sinovac, $5 per dose, and then India, $14 per dose. So parang nag-iiba-iba daw ang presyo nitong Sinovac. Pero sabi naman ni Secretary Roque, since parang BFF naman daw natin ang China, baka mura-mura ang presyo para sa Pilipinas. Kaso nga lang, it worries some senator kasi nga yung issue pa rin ng corruption, hindi ba? Yeah. Yan kasi parang as a policy-making body nga ang Senate, di ba? They just want to find the sharpest line or yung klarong disposition ng ating pamahalaan pagdating sa procurement at plano sa ating vaccination program. Siyempre, one, yung sourcing and pricing, two, logistics and distribution. And third, as mentioned by Tito Alj earlier, they want a clear justification behind the preference for China-made vaccines na mas mahal nga kumpara sa ibang bakuna. Pero sabi nga ni Secretary Roque, 650 lang daw kada turok. At ang Chinese firm na Sinovac ay hindi daw kapitalista at isang market dictated na isang kumpanya. Ang problema nakikita natin dito kasi hindi lang tayo yung gagamit itong vaccine na to. So dito sa Sinovac na to, yung presyo niya nasisilip, bakit na ikukumpara sa ibang bansa na pareho rin gumagamit nito o gagamit. Kaya yun yung nakikita natin na nagkakaroon ng comparison. So kung wala saan ang comparison, kung ano sinabing presyo, yun na yun eh. Pero sa nakikita kasi, patulad sa Indonesia o kaya sa Thailand, sa India, mas mababa yung presyo. Na yun din yung gamot na yun. So yun yung dahilan kung bakit yung nasisilip na bakit ganun yung presyo. Eh yun din ang gagamitin natin. Pero alam nyo, maganda rin na may ginagawang pagdinig ang Senado para nga maipaliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III pati na rin ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. yung presyo o kung yung efficacy nga nitong mga bakuna kung ating ang tatawagin. Dahil nga, hindi lang naman isa yung babakunahan. Lahat ng Pilipino kailangang mabakunahan para nga matanggal na itong COVID-19 pandemic. Basta ako, idaan ko na lang sa kanta. Ano yun? Sinovac sa kanila. No, si!
Ang bakuna, no? Pang-knock-knock yan. So, sino mo mauna? O, oh, yan ang ating kukunin, ha? O, oh, huwag na tayo magreklamo. dapat tinuloy kasi nga 20% na nga lang, may iwan. Dapat tinuloy nga, di ba? Sabi, no, si Sinovac Lassie. Ay, ba yun?